Maria Aki Ina Aryu, alias Maya. May nakilala ka na bang kakaiba? O sa tingin mo'y hindi normal? Unang araw ko noon sa paaralan ng Tarnam, nang may nahuli akong palihim na nagmamasid sa akin. Nang ako'y papauwi na, naramdaman kong may sumusunod pa rin sa akin. Kaya't agad-agad akong tumakbo. Nagtago ako sa likod ng isang malaking puno. Maggagabi na at halos hindi ko na makita ang aking daraanan. Tanging ang mga bituin na lang ang aking ilaw. Nang biglang, aha! Ang mahiwagang papel ni Lola! Bigay pa niya ito sa akin nang ako'y bata pa. Sabi nila, ang isang pamana ay mahalaga at mahiwaga. Ano mang isulat mo sa bagay na iyon ay magkakatotoo. Subalit, hindi pa ako gaanong makapagsulat ng mga letra. Pero, masasabi kong bihasa din naman ako sa pagguguhit. Sa mga oras na iyon, may isang sasakyan ang napadaan at agad naman itong bumaba. Siya ay isang pulis. Bakit ho? Wala po akong ginagawang masama. Napangiti naman ang mamang pulis. Ineng, anong pangalan ng mga magulang mo at saan ka nakatira? Inihatid ako ni mamang pulis sa aming bahay at doon nakita ko si mama na naghihintay sa akin. Tuloy-tuloy ang pag-awis ng kanyang luha. Pagkababae siya sa sakyan ni mamang pulis ay tumakbo siya patungo sa akin. Ayan ako, Maya! Pinalo ako sa puwet ni mama. Sakit! Alas 9 na ng umaga, pangalawang araw ko pa lang sa Tarnam. Naalala ko yung batang humabol sa akin kahapon. Papaano kung habulin na naman ako ng batang yun? Kung magtago na lang kaya ako dito sa silong ng upuan? Maya! Maya anak! Maligo ka na, Maya! Ano ka ba naman? Anong oras na? Hila, taas, baba! Aray, ma. Dahan-dahan lang, ma. Parang awa mo na. Hinatid ako ni mama sa paaralan. Kaya't hindi na ako nakapagpumiglas na tumakas. Magmula nang dumating ako sa paaralan, at hanggang sa aking pag-uwi, damang-dama ko pa rin ang kaba. Dali-dali akong buwaba at umuwi sa aming bahay. Ay, kung may kaibigan lang sana akong kakaiba o kaya'y makapangyarihan. Hiyak, hindi na ako malulungkot. Bagkos, ako na ang magiging pinakaswerteng bata sa buong bansa. Napabuntong hininga si Maya. Kung meron lang sana. Sana. Sana nga. Magdidilim na at naalala ko na hindi ko patapos ang aking iginuguhit. Sa wakas, natapos din. Ang korte ng kanyang katawan, haba at ayos ng buhok, at maging ang kanyang ilong. Aha! Si Lola Tawan! Ang ipapangalan ko sa'yo ay Tawan. Naupo si Maya sa isang tabi, habang pinagmamasdan niya ang kanyang kaibigang gawa na si Tawan. Ang hindi niya alam ay pinagmamasdan din siya ng mga diwata. Tawan, napakagandang pangalan. Tawan aking kaibigan. Ako si Maya, ang matalik mong kaibigan. Nang gabi ring iyon, may espesyal na regalo kay Maya ang mga diwata.
Sila ang mga diwata ng mga pamana. Panamo! Tawan? Gulat na sambit ni Maya. Shhh! Huwag kang maingay, baka magising si inay. Bulong naman ni Tawan. Tawan? Huwag ka nga! Sa wakas, magkaibigan na ako! Yahoo! Ang buong gabi nila ay umiikot lang sa paglalaro na para bang hindi sila nauubusan ng lakas. Maya, nag-aaral ka na ba? Tanong naman ni Tawan. Oo. Bakit mo naman natanong? Gusto ko rin kasing matuto. Kaso, hindi naman ako isang normal na bata gaya mo. Para mag-aral. Malungkot na sambit ni Tawan. Maya anak, matulog ka na. Anong oras na? Opo, Nay. Inaayos ko na lang po ang mga laruan ko. Agad namang bumalik si Tawan sa papel. Matulog ka ng mahimbing, aking kaibigan. Maya, gumising ka na. May pasok ka pa ngayon. Bulong ni Tawan. Bumalik ang pagkasabik ni Maya sa paaralan. Magandang umaga. Isang napakagandang umaga sa napakaganda kong mama. Oh, sing ka na? Ang aga mo naman ata ngayon. Bumalik ka muna sa kama mo. Mama, ayos lang. Sige po, maliligo na po muna ako. Nagulat si Aling Marta sa pagbabago ng kanyang anak. Oh, anak, lumakad ka na at baka mahuli ka pa. Opo, inay. Oh, Tawan, mauna na ako ha. Huwag ka nang mag-alala. Igagawin kita ng mga laruan at mga pagkain mo pag-uwi ko. O siya, sige, mauna na ako. Paalam! Masayang masaya si Maya na umalis sa kanilang bahay. Habang si Aling Marta ay umakyat sa kwarto ni Maya upang linisin ang kanyang mga kalat. Tawan, nandito na ako. Bulaga! Tawan! Napaupo na lang si Maya at umiyak sa pagkawala ni Tawan. Tawan! Mahal kong kaibigan, asan ka na ba? Tumakbo paakyat sa kwarto ni Maya si Aling Marta. Anak, bakit? Anong problema? Inay, kasi po, ang pamana po kasi ni Lola sa akin. Bakit? Sasabihin na kaya ni Maya ang hiwaga ng papel na iyon? Sasabihin ko na ba ang tungkol kay Tawan? Ano, Maya? Anong problema? Bago pa sabihin ni Maya ang tungkol kay Tawan. Aling Marta! Ay, sige po! Oh, teka lang, pababa na ako. Aling Marta, tapos ko na po ang inyong pinapagawa. Ay, napakaganda naman! Maraming salamat iyo sa uulitin. Napaisip ako sa ipinagawa ni inay kay Kuya Gabo. Kaya dali-dali akong bumaba. Oh, Maya anak, para sa'yo ito. Tawan? Tawan! Ikaw nga! Maraming salamat, Mama! Tawan, napakagandang pangalan anak, kasi ang ganda ng lola mo. Maraming salamat.